Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Eh, para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako eh, tsaka si pastor eh. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, silang dalawa ang nag-uusap eh, sana magkasundo sila. Na yung hinihingi ng narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid, sinasabi nila virtual, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si pastor. Hindi ako abogado ni pastor. Ako ay isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Ayoko mag-comment patungkol sa committee ni Ma'am Senator Risa Ontiveros sa mga statements niya. Siyempre, kasi siya ang boss dun eh, siya ang chairwoman. Pero siguro bilang member niya, ang hihilingin ko lang at sinabi ko naman dun sa privilege speech ko tsaka dun sa letter na yung due process bigay natin kay Pastor Kibuloy. Isa na dyan yung show cause order. Magpapasalamat naman tayo sa sulat na natanggap namin na inilabas ni Senator Risa Ontiveros, nandun din nakapirma si Senate President. So lahat naman ito, ang magandang balita doon, dumadaan doon sa procedure na nakalagay sa Senate procedure, di ba? Yung akin lang, mahirap lang yung mga statements, kasi pag ibigay ka ng statement, sasabihin mo, itong dahilan na to, nabasa ko yun eh. Pagka sinabing medical, hindi tatanggapin. Kapag sinabing security, meron naman. Yung mga pwede bang sabihin ng isang magbibigay ng show cause order, parang sinabi mo na hindi ito katanggap-tanggap, parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo, sumulat tayo uli sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin madinig para maging official. Ako hindi abogado ni Pastor Kibuloy. Ako'y sumusunod lamang sa procedure ng Senate. So kung ano yung pwede kong gawin sa loob, sa loob ng procedure ng Senate, yun lang ang pwede kong gawin. Pero para ako ay tumayong abogado ni Pastor, hindi. Siyempre, ako'y nasa loob pa rin ng Senado, ang institusyon pa rin ang dapat masunod. Kailangan lang nating gawin lahat kung ano yung sinasabi ng proseso. Kasi maganda din naman na naririnig ng taong bayan yung dalawang naratibo. Kasi yan ang demokrasya to eh. Sir, so you also believe that he needs to appear para marinig din siya ng mga senador? Ako, naniniwala ako sa dalawang punto. Una, si pastor ay napag-iinitan. Pangalawa, meron problema sa security. Kasi ako lang alam ko na sa komunista lang meron na siyang security problem kasi talaga lumaban sa doon. Para sa akin, kung mapapayagan sana magkaintindihan. Kasi ang nag-uusap ngayon dito, hindi naman ako eh, tsaka si pastor eh. Ang nag-uusap dito ay ang komite ni Senator Risa at ang legal, silang dalawa ang nag-uusap, sana magkasundo sila.
na yung hinihingi ng narinig ko naman ano sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual. Ibig sabihin, online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako ay isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po na nasabi niya na pag-iiral? Ah, totoo naman. Mabihira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House. May hearing sa Senate. May hearing sa DOJ. May hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. Are you not bothered? Kasi parang nababash ka rin sa social media. Ah, dinidepensa nyo daw isang tao na inireklamo ng pang-aabuso o pang-reklamo. Hindi ko po siya, apo, hindi, lilinawin ko po. Ano. Iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan natin daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan yung daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan, eh, kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Sir, you mentioned pinag-iiralan. But before this thing happened, meron na siyang kaso sa States. What can you say about that? Siyempre po, ano, alam so, naman... Kaso niya sa States before? Opo, hindi naman... ako din po, hindi ko po alam kung ano yung mga kaso na yan dahil hindi po ako abogado ni Pastor. Katulad po ng sinabi ko, ako'y nagsasalita, una bilang isang senador. Pangalawa, itong taong ito, kasama ko ito laban sa mga komunista. Kung kahit naman sino sa palagay ko, nakilala mo yung tao, teka, kilala ko to eh. Kasama ko to na nakipaglaban sa komunista, sa mga armed, alam naman natin, hindi naman kami nagsisinungaling, open naman yung mga ginawa namin, mapapanood naman ninyo. Makikita din nyo yan sa SMNI. Magkasama talaga kami. Ngayon, sa pagkakataong ito, nawala na si PRRD na lumaban din sa armed struggle. Itong tao ngayon dadaan sa ganito na hindi man lang ako magsasalita. Senador din naman ako. Sorry. At nandun din naman ako sa loob ng committee na yon. Na dapat siguraduhin ko sa loob ng committee na yon ay umiiral lang due process. Wala akong hinihinging sobra dito. Lahat ito ng sinasabi ko nasa loob ng rules, nasa loob ng konstitusyon, due process. Sir, dito sa issue ng security, reserve officer kayo, para bang wala kayong tiwala sa security forces natin na bigyan siya ng sapat na security na kahit saan siya magpunta ay magiging secure siya? Hindi naman po siya walang tiwala. Ang sinasabi kasi ng haligang batas, lahat ng Pilipino ay obligado tayong ipagtanggol ang ating bayan. Pag sinabi natin ipagtanggol ang ating bayan, hindi yung literal na sasabihin mo na kailangan mong pumunta doon sa battlefront ngayon. Limbawa, katulad ngayon, o tara, punta tayo ng sabihin natin, nagkakagulong ngayon sa koridor. O tara ngayon sa koridor, punta tayo doon. Hindi po ganun. Ang sinasabi ko, kung nasan tayo, katulad ngayon, nandito tayo sa Senado, magkaroon ng anuman, sabihin natin, gera man yan o kalamidad, huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa national at sasabihin natin sa national, kaya tulungan naman kami dito. Tutulungan na natin yung mga regular forces. Sasabihin natin sa regular forces, huwag nyo kaming intindihin dito sa Senado. Organisado kami dito. Reserve force kami rito, kaya namin to. Ganun lang po ba? Kailangan kasi tulungan tayo sa... Sir, sabi... Yung punto ko, sir, is ano? Ganito, yung may problema ka mo sa security ni Pastor. Ah, ni Pastor? Okay, akala ko ROTC, boss. Sorry. Yung Pastor, pag lumabas siya, baka pwedeng may mangyaring ganda, given naman yun. Pero, kung sabihin is,
wala kayong tiwala sa security forces natin na bantayan siya to make sure na halimbawa, kumayang na pumunta from Davao to the Senate, protected siya? Hindi po ako magsasabi kasi niyan eh. Kasi si Pastor ang nagsasabi. Na siya, sabi niya, ay natatakot siya para sa pansarili niyang protection. Eh, hindi ko naman po pwedeng sabihin, ay gagaranti ko yon. Na, de, Pastor, okay ka. Ay, hindi ko gagawin yung ano na yun, obligasyon na yun. Kanya to, karapatan niya yun. Bilang, nasa Bill of Rights natin yan, mga kapatid ko. Pwede niyang sabihin yan na ako, hindi ako safe. Kailangan natin respetuhin ang karapatan niya. Hindi po pwedeng lahat tayo, eh, tinuturo na natin sana, may kasalanan ka na, wala pang sinasabi ang korte. Teka muna, di ba? Renda muna tayo, mga kababayan, meron din siyang Bill of Rights. May karapatan siya. Bigay natin sa kanya ang due process. Sir, as a Senate, ano magiging impact nito? Kasi sa Senate si former President Ah, hindi. Kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Which is? Opo, aba. Nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun eh. Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin nung inabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang iserve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako.